Magandang araw mga ka-fit. Ngayon susubukan natin yung itong Super OBD2 na para daw sa performance ng ating sasakyan. Ang kiniklaim niya is may enhance itong performance ng ating sasakyan. Tulad nung dati kong video, tingnan nyo na lang dito sa description sa baba. May biyahe ako bukas, medyo malayo ang biyahe, long ride ito. Ito, ikinabit ko na para matatry yan. Yan siya mga kapit, kung nakikita nyo, yan. Yan yung kinakabit sa OBD natin na connection. Itatry ko para sa malayo ang biyahe kung mayroon bang maidudulot na maganda sa performance. I-review natin. So, yun mga kapit, magpapagas muna tayo. Ipu-full tank natin para at least ma-estimate natin kung ano bang kaibahan ng walang ganyang OBD2 na para sa performance daw. Tara mga ka-fit. So dito na mga ka-fit, meron na tayong nakitang gasoline station. Magpapagas na tayo, full tank. Dito tayo magpapagas mga ka-fit kasi mas mura dito. 41.90 centavos per liter. Unleaded ang gamit natin mga kapit na 91 octane rating, regular. So yun mga kapit, naka 1025 tayo. Bali may laman kasi ito dati. Yun lang, mura kasi doon, 1025. So long ride na tayo mga kapit, tara. Gaya tayo ng long ride, subukan natin kung totoo ba yung kiniklaim ng OBD2 na tuning chip. Ito, sinusubukan ko, parang walang pinag-iba, parang ganun din. Subukan natin maya sa paahon. So, dito na tayo mga kapit, paahon na. Siyempre kung paahon, i-off natin ang aircon para at least may masyadong mahirapan ang makina. Sabi ng itong advertisement nila automatic daw ito umi-effect. Hindi katulad nung iba, hintayin mo muna ng ilang kilometro bago mag-effect. Ito automatic daw. Pero sa nararamdaman ko, mamaya sa pagkatapos ng video mga kapit, sasabihin ko kung anong mga kita kong resulta. Yun, kung nakikita nyo mga kapit, itong area namin parang Baguio din, paliko-liko ang daan, paakyat at pababa. Pero sa bagay, pag nakarating na doon sa area namin ay patag naman. So ito mga kapit, ang biyahe ko sa destination ko ay mga almost 6 hours na biyahe. Kaya tingnan din natin kung matipid ba o titipid ba itong Honda Fit natin dahil kay OBD. Tingnan, nakita nyo naman itong daan natin matarik. Pero nakikipagsabayan itong si Honda Fit. Okay, yan.
habang biyahe ko ito. Babalik ko ito. Mga kapit, papakita ko. Ito paahon at matarik. Pero kung tingnan nyo naman, naka-drive di lang po ako. Naka-drive lang. Kaya ito, tingnan nyo. Sa taas. Kayang-kaya po ng Honda Fit natin. Pero kung medyo alanganin at kayo at medyo maraming sakay, pasahero, pwede nyo namang ilagay sa S o sabi nila sa second gear daw. Sabi naman ng iba eh, sports mode. Tulad nito mga kapit, ilipat natin sa S mode. Dahan-dahan siyang umaakyat at nakikita niya yung parang malakas ang ugong ng makina natin dahil parang naka low gear na siya, pero hindi pa ito low gear mga kapit. Ito mamaya, itong kaahon pa na isang daan dito, medyo malubak, kaya ilalagay natin maya sa low gear mga kapit. Papakita ko. So ito yung sinasabi ko mga kapit, mayroong medyo malubak dito na paakyat kasi sira ang daan. Papakita ko, gagamitin natin dito ngayon is low gear. Itong letter L, ilipat natin mamaya. Okay. Ito, tingnan nyo mga kapit, ilipat ko sa low gear. Yun. Para dahan-dahan niyang akyatin itong sira at malubak na daan. Kita niyo mga kapit, kahit na front wheel drive lang itong Honda Fit natin, pero kayang-kayang umakyat. Pero hindi lang naman yun sa mga rough road talaga. Ay, mga ganito lang, mga medyo simpleng rough road lang. Kayang-kaya niya mga kapit. So kahit naman siguro wala pa yung OBD dito na yan para sa tuning chip. Dati ginagamit ko na rin ito, okay naman ang arangkada mga kapit at ang performance. Yun lang, kailangan lang natin ng proper maintenance. So ito mga kapit, nakarating na rin ako sa aking destination. Almost or 6 hours. Kasi umalis ako ng mga alauna pasado, nakarating ako dito ng alas 7 pasado rin ng gabi. Mga 6 hours talaga ng biyahe. Ito ang tinakbo ko mga kapit. Hanggang trip A lang ito eh. So ito tumakbo ako ng 365 kilometers, pero may dati na kasi akong 85 kilometers. Iles natin yun, nasa 280 kilometers. So ang sa fuel natin, yan naging kalahati ang full tank. Dati mga kafit, ganyan din ang consumption ko na ganito yung destination, katulad din itong destination ito. Full tank, pinupull tank ko doon sa amin. Sunod papunta dito sa destination ko, pagdating dito ganyan rin ang natin average consumption. Ang sabi na hindi daw ito accurate, pero yan ang nakalagay, 15.1 kilometer per liter. So okay na rin yan mga kapit. Siguro kung sa totoong kwintada yan, baka mas mataas pa. So mga kapit, babalik naman tayo sa ating
lupang sinilangan. Ngayon magpapagas tayo ulit, full tank. Balik, hanap tayo ng unleaded. Dito tayo sa medyo mahal dito mga kapit, pero sige lang, itong pinakamalapit eh. Itong dito ang din tayo sir, unleaded, full tank. Full tank unleaded. Tingnan natin kung magkano ang isang litro. Kailan ako lang one full tank unleaded. 44.85 unleaded. Tingnan natin mga kapit kung ilan ang itubil natin full tank. Mamaya i-compute natin pagkatapos. Madaling araw itong biyahe namin mga kapit. Medyo malayo naman kasi. Ganun din, mga almost 6 hours din ang biyahe pabalik doon sa amin. Saban? Oo, saban lang. So yan, mga kapit. 23 liters or mag 24 na, mga 25 siguro. 1,000 plus 1,100 plus. So mag 25 liters siya mga kapit. Bali yan ang consume natin galing doon sa area namin papunta dito sa pinuntahan ko. Plus nagpalibot-libot pa ako sa within the city, City Red. 25 liters mga kapit ang consume. So ito na tayo mga kapit, pauwi na ako. At sinubukan talaga natin yung natin yung OBD 2 na tuning chip daw. Napapansin ko mga kapit, yung review ko lang ha, yung opinion ko, yung sa mga parang naramdaman ko, yun lang ang kaya nating pang review eh, na ano, wala tayong mga ibang gadget na para masabi talaga kung maganda ba yung resulta o may epekto ba talaga, kung ilang porsyento or ano. Basta sa akin yung sense of walang pakiramdam lang na kung maganda ba talaga ang epekto ng yung super OBD chip na yung kiniklaim nila na maganda daw ang magiging attack, maging mas matipid. Sa nakita ko, naramdaman ko mga kapit, parang walang pinagkaiba eh. Siguro sa kung may mga gamit talaga na yung parang detect mo talaga kung may difference, baka meron pa o mga kwan, kung para malaman kung ilang porsyento ba talaga ang pinagkaiba. Pero sa akin lang, sa naramdaman ko sa before and after na bago ko nilagay yung tuning chip na yun, parang walang pinagkaiba. As in, parang wala. Mga siguro mga 0.1 ganun, wala rin. Ang maganda lang kasi paggabi mayroon ng light sa ilalim ng dashboard natin, yung sa legroom sa baba ng sasakyan natin. So kayo mga kapit, depende na sa inyo kung susubukan nyo ba. O dito sa review ko, baka
depende na sa inyo kung maniwala kayo o hindi. Basta sa akin mga kapit, sa akin lang eh, parang walang pinagkaiba. Siguro baka hindi pa ngayon ang resulta, baka mga ilang kilometro pa, pero nakasulat doon eh, automatic daw na magre-reflect ang epekto niya eh. So yun lang mga kapit, wala na akong ibang masasabi pa. Maraming salamat sa panunood. Kung hanggang sa time na ito eh, nanunood pa kayo, maraming salamat. Please subscribe for more videos na i-upload ko. Maraming salamat. Ride safe mga kafit.